Po. Hello po. Good afternoon po. Magandang hapon. Anong oras diyan? Magandang umaga. 6:50 po ng umaga. Good morning. Okay. Asang bansa po kayo? Italy po. Ah, Italy. Okay. Okay, ito yung anak mo. Opo, ito. Ilang taon ka na, ano? Kapatid. Mga, pasensya na po, hindi po siya nakakaintindi, pero itra-translate ko na lang po. Ah, okay, sorry. Akala ko marunong din siyang, ano, mag-Tagalog. Hindi po. Italian po ang salita Italian. niya. Dahil po mga na, po dito dyan eh. Na siya, ano? Dyan na siya lumaki. Opo. Sige po, kayo na lang po ang mag-translate sa kanya. Pero Sige po. Sa English, nakakaintindi mo naman. Po, nakakaintindi pero konti po, hindi po nakakapagsalita ng ano dahil Italian po Wala. talaga ang... Okay lang, pareho kami. Baka tubugo din yung ilong ko. ilang taon na siya ulit? Magpo 14 po. Magpo 14. Okay. Binata na, no? Opo. Ganito, pakita mo yung ano, yung tubig, dadasalan ko lang. Okay. Ano ba father niya? Ilalagay ko po. Parang Pinay din siya. Ilalagay ko po sa pixel. Pakitanggal po. Yung papa niya, Pinoy din. Opo, ilalagay ko po sa pixel po. Hindi, dyan lang. Dyan lang po. Dyan lang po. Saglit ha. Dadasalan ko lang ha. Okay po. Gusto mang magapangyarihan sa lahat na gawa ng langit at lupa, Diyos na mabuti sa kaitasan, Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad. Ako po yung humihingi sa iyo ng basbas. Pakihawakan po ang tubig na ito upang magkaroon ng bisa sa kagalingan, upang ang tao na iinom nito ay gagaling sa kanyang karamdaman sa pamamagitan ng iyong spiritual na kapangyarihan. Maraming salamat, Dakilang Ama, sa iyong paghawak. Okay. May baso po ba kayo dyan? Pwedeng pakikuha lang ng baso. Try po natin na ipainom sa kanya. Sandali pa. Sige po, sige. Ano yung first name niyo po ulit? Perlita po ako po. Perly? Perlita? Okay. Opo. Okay ma'am, ganito i-explain ko po sa inyo. Okay lang po ba yung dating ko dyan, yung boses ko? Okay lang, okay pa. Dito sa Pinas, dito sa Cebu, taga Cebu po ako, po kasi ako. Ano eh, parang iwan ko, laging umuulan. Eh medyo ano din yung ano ko, boses ko ba? Ganito po, ma'am. Pag ang tao may sakit espiritual, ang lasa ng tubig ay magbabago po. No, kasi may dasal na po yan, no? Parang i-detect niya yung karamdaman, espiritual na karamdaman sa isang tao. Ngayon, ang lasa niyan magiging, madalas ha, magiging mapakla, kung minsan mapait, kung minsan naman, sobrang tabang, maasim, kung minsan mabaho, yung mga grabe na talaga yung spiritual na karamdaman, nababahuan sila sa tubig kapag nadasalan na, no, madidetect kasi yung spiritual na sakit nila. Ngayon, paki-explain nyo po yun sa anak ninyo, tapos painumin nyo siya kahit dalawang lagok lang, tingnan po natin kung madidetect po yung
spiritual na karamdaman niya. Pwede ko pong i-explain ngayon para sige po, sige ano po. Po niya? Sige po, pakialam po. Mama, le detto da signore, questo acqua, e ce l'ha già fatto pregato già. E però questo acqua, e ogni tanto c'è amaro, c'è puzza, c'è, però non è puzza. E c'è quella gusto, non è gusto, non è buono, però non è gusto normale. Per fare pulire quella di dentro, per togliere quella la già la tua malattia. Sobar. Sì, pwede na pong uminom daw pa. Sige po. Go. Sì. Kahit dalawang lagok baby. Lang. Kahit dalawang lagok lang muna. Due qualcosa. Basta. Così. Piano e così. Okay? Kung minsan tinatago po ng itong mga engkanto o kaya itong mga marunong din, no? Na halimbawa yung mga mambabarang, manggukulam, no? O kaya yung mga espiritu, elemento, tinatago din nila minsan yung kakayahan na yan para maiwas po sila sa mga kagaya ko po, no? Kasi sa ngayon pa lang, alam na kasi nila na may tumingin na dyan sa anak ninyo. Ngayon, paano nyo ba, paano ko ba i-explain to, ha? Pakiano na lang sa kanya yung gagawin natin. Ganito. Napanood nyo po ba yung mga gamutan ko o hindi? Kaya po nag-try, nag-ano po ako sa hindi, napanood ko po yung ano po ninyo. Ma'am, may tanong ko lang, ano po ba yung madalas na naramdaman niya? Kasi pag may bati itong isang tao, nakikita ko kasi malakas yung bati niya. Yung usog ba? Bati o usog, magkapareho lang po yun. No? Sandali pa, kukunin lang ko lang yung anak ko. Sige po, sige po. May maliit ka pa pala dyan. Ilang taon na po yan? Tatlo. Sino magbabantay niyan pag magtrabaho kayo? Ano sa bayan? Hindi po. Nasa pinapaalagaan po yung, kasi may paalagaan po dito ng mga maliit na... Ay, iiwan lang doon. Na bata. Maliit na mga bata. May pinapaalagaan po dito yung... Para makapagtrabaho ang mga magulang. Ah, okay. Walang ganito sa, ano na, walang ganyan sa Pinas. Mas mayroon, maganda mo dyan eh. Oo nga eh. Mayroon pero iniiwan sa kapitbahay, yung mga ganyan. Hindi talaga yung parang ano. Ito po, pwede dito dahil ano, pag itong mga edad po nilang ganito pa at iiwan dito sa bahay at may nakalama po, huli po kami. Ah, bawal po ba? Bawal po pala. Bawal po. Pag eh, walang pag... Na, malaki na? Opo, bawal po. Mga 18, mga ganun. Pero pag walang magsumbong po, okay lang. Pero pag may maka-detect po na iniiwan ang mga batang ganito, hindi huli kami. Ganun pala yan. Akala ko. Sige po, ganito na lang. Stricto din pala dyan. Okay, ganito. May tanong ko ulit. Yung naramdaman ng anak ninyo, karamdaman niya, mabigat po ba ang likuran niya at balikat? Ano pa? Likod at balikat pa? Masakit sa kanya? Oo. Ah. Yung mga naramdaman niya sa katawan ba, masakit po ba yung likod at saka balikat niya? Opo. Siyempre, dolor, ilatua, ispare, ilatua ba yung baro na rin? Yun ba yung madalas, na naramdaman niya ngayon? Opo. Ayan. Okay, nakikita ko kasi yung aura na itim sa ano niya, sa likuran niya, no?
Ganito po kasi ma'am, pag ang tao may sakit spiritual, nakikita ko yung aura niya dito, no? Lumalabas yung singaw, no? At yun nga, doon po bine-verify kung anong source, saan galing yung sakit na yun. Kung sa mga elemento ba, o kaya sa mangkukulam o mababarang, no? Ganyan. Okay. Okay lang po ba yung ano ko diyan? Boses ko diyan? Okay lang po, okay. Okay. Ma'am, ganito, paki-explain sa anak ninyo. Tatawagin ko aking mga gabay at sana maramdaman niya at paniwalaan niya, buksan niya yung isipan niya, pilit niya pong i-connecta yung isipan niya sa kaitasan, no, sa ating Diyos, no? Ito po, regardless po ito ha, kung ano po yung relihiyon natin, no? Wala po itong kinalaman po doon. Ang sa akin lang po, kaya maniniwala, no? Yung paniniwala po talaga, okay? Sandali po at i-explain ko. Sige po. Ito, la signore, eto bisogno credere con questo stai facendo per fare guarire a te. Okay, mami. Oh, dapa. Hindi na naniniwala naman po ito. Kasi po ito, ang asawa ko po, kapag nakaramdam po siya, kasi po laging nangangati po itong batang to po. Mm. Puro itim ang ano po niya, eh, mga singit po talagang, ang kaya po ano po kami ganito, dahil parang yung baboy ramo po na tingnan po ninyo, kamot ng kamot. Nangingitim po buong mukha niya. Lahat na singit po. Nangingitim sa kayo, buong katawan niya, nangingitim po. Yun nga yung sabi ko kanina sa inyo, malakas po ang usog niya. Malakas, no? Parang binabalik-balikan talaga siya ng ibang inkanto na nakikita ko, no? Duwende, tsaka ano, may kapre, tsaka laman lupa. Lahat naman ng yan, kahit saan sulok ng mundo ay andyan din yan, no? Oh, baka kalain ng iba ay dito lang yan sa Pilipinas. Sa buong mundo po andyan po yung mga elementong yan. O yung mga hindi nakikita na yan. So, maaaring Ito nga po ay ano po, ay minsan sabi po niya sa akin, mama, sabi niya, may parang mayroon akong nararamdaman na hindi nakakaiba, sabi niya. Parang may sumusunod sa likod ko lagi, sabi niya po. Mm. Sige po, ganito. Tatanggalin natin yan ngayon sa pamamagitan ng aking mga gabay. No, ang aking mga gabay ay mga arkanghel. Ngayon, papupuntahin ko sila dyan, pakikiusapan ko sila upang hawakan po siya. At sila po ang mag-aalis niyan. Mararamdaman po ng anak niyo 'yan. No, tapos pag naramdaman niya na hingin niya lang po sa diwa niya, hingin niya doon sa mga gabay na mahawak sa kanya na alisin po yung karamdaman na 'yon. Oh, hingin niya po sa kanila na bigyan po siya ng kalakasan at kagalingan sa kanyang katawan. Ganun lang po, napakasimple lang po. Sandali po, at i-explain po sa kanya. Sige po. Eh, adito na signore, luya mandare per pare, may angelo per mandare, ate per ayutare, ate tolire tutti la tua malatia, pero eto pay credere dili, come dili addio a questa, a piano titomi e detto e per favore togliere tutti la mia malattia, quella tu chiedi quando cominciare qualcosa, va bene? Sì. Cambiare la tua corpo, ok? Sì. Ok, sa nakikita ko po yung anak ninyo konektado po sa spiritual na mundo, no? Parang kagaya ko. No. Kaso nga lang bata pa siya at hindi natin malalaman, no, baka balang araw ay may calling din yung anak ninyo.
Pagaya ko, tinawag ako, matanda na. Nanggamot ako. Mga 39. Ngayon, magpo-42 ako. Bali, talagang hindi natin sinasadya. Sa buhay natin, talagang hindi natin alam, no, na may ganyan palang mga pangyayari. Ako, hindi ko ni-expect eh. Wala naman kaming kamag-anak, no, o kung sino mang manggagamot sa ano namin, sa hanay namin. Parang ako lang po pa yung, ako pa ang nauna, no, na manggagamot sa angkan namin. At yan nga, nung tinawag ako, lahat, no, lahat ng kaalaman pumasok sa ano. Hindi ko naman inaral to eh. Mismong Diyos ang nagpakita sa akin yung liwanag niya. Ngayon po, nakikita ko kasi yung anak ninyo. Ang katauhan ng bawat isa sa atin o bawat tao, magkaiba po. May tao na talagang walang pakialam, no? Hindi naniniwala sa Diyos. Ngayon, may tao naman na talagang konektado yung espiritu niya sa mundo ng espiritual. Ang ibig ko pong sabihin, mundo ng espiritual, halimbawa yung mga hindi nakikita, no? Yung katauhan natin connected doon. O bakit ganun? Ibig sabihin po niyan, nakatalaga sa isang tao ang pagiging konektado niya doon sa mga sa ibang mundo, no? Yung mga ganun. Bali, ilang ulit ka nang nabuhay sa mundong to, reincarnated, yan yung nakikita ko sa espiritu niya. Kagaya ko din, ganun din. No, ilang beses na na-reincarnate dahil sa misyon. Maaring siya magmi-misyon balang araw. Maaring hindi sa henerasyon na to, uli kaya sa susunod na buhay. Sa susunod na buhay niya, nakikita ko kasi yung ano niya eh. Kung kaya nagkaka-connect yung mundo natin, yung ibig kong sabihin, siya at ako. No, may dahilan kung bakit tayo nagkakilala. Ganyan po 'yan. Ngayon, yun nga, no? Pakiusapan ko ngayon ha. Pag naramdaman niya po, doon niya lang po sabihin lahat. Hingin niya po lahat ng kabutihan, kagalingan, yung pinakauna kagalingan at kalakasan sa katawan niya. Mararamdaman niya po yun. Mararamdaman niya na parang may naalis dito kung saan man yung parte ng katawan niya ang nangangati o ano. Parang may mabubunot po dun. Mararamdaman niya po yan. Basta patasan lang niya ngayon ang paniniwala niya. Okay. Opo, naniniwala naman po ito po. Kasi okay. Kasi po yung asawa ko po, ano, yung hindi naman... nag-therapista po ang asawa ko dito, nagmamassage po dito. Ah, okay. Yun po, pati din dito po, itong anak ko, magaling, yung kamay nitong anak ko po, yung parang mainit po pag yung hinahawakan po niya yung, kagaya sa akin po, pag nagkakasakit ako ng ulo, pag hinahawakan po niya, natatanggal po kagad dahil iba yung init po ng kamay po niya. Yan yung sinasabi kong sa inyo. Nakikita ko yung pagka-spiritual niya, katauhan niya. No, ganito po yan, ako din ganyan. Hindi ko sinasabi na siya ay magiging ako, ha? Iba-iba po ang misyon ng tao sa mundo natin. Pwedeng maging manghihilot, manguhula, preacher, o kung ano man. Basta't patungkol sa spiritual. Basta't patungkol doon sa nakakatulong ka sa ibang tao. Ganun po yan, no? Marami ang style ng gamutan. Marami ang paraan. May hinahawakan lang. Yung tinatawag na Reiki sa Japan, hinahawakan lang, no? Sa pamamagitan ng aura. Aura to aura. Marami po. Bali, yung sinasabi ninyo, hinahawakan yung ano ninyo, ulo, kung saan mang parte. Tapos, pakiramdam nyo, gumagaan, nalulunasan. So ibig sabihin po niyan, yan yung nakikita ko sa anak ninyo. So, may katauhan po siya na konektado po talaga sa spiritual. Yan po yung sinasabi ko. Sa akin ganito din yan. Pag hindi ako nakapanggamot
umiinit talaga itong katawan, yung kamay ko, no? Kasi yung positibong energy sa, na dumadaloy sa katawan ko, lumalabas sa kamay. So ngayon, sayang yun kung wala akong magagamot, wala akong mahahawakan. Hinahawak ko po sa asawa ko, sa mga anak ko, no? Dalawa yung anak ko, parehong lalaki. Ngayon, hinahawak ko sa kanila para yung pagod o anuman, yung negative energy sa katawan nila, mapapalitan po yun ng positive energy. So parang ganyan din po yung ginagawa ng or nagagawa ng anak mo. Kaso nga lang, itong mga ano, itong mga espiritu na hindi nakikita, no, sinusubok po siya. Sinusubok po siya at pinipigilan. Kasi alam ng mga yan na pagdating ng araw, ito lang mo makakatulong sa kapwa niya. Ayaw kasi nila na may mga madagdag pa na sugo ng Diyos. Ganyan po yan. So, kaya kung ano, minamabuti nila na talagang pipigilan yung tao sa pagganap. Ganyan po yan. Pero hindi nila mapipigilan yan. Kaya nga nasabi ko sa inyo, may dahilan kung bakit tayo nagkakilala. At yung batang yan, yung anak mo na yan, pagdating ng araw, magmi-mission yan. No, maaring ano lang, papitik-pitik lang, at least nakakatulog sa kapwa. Ganun po yan. So, hindi naman lahat ng nagmi-mission ay kagaya ko eh, na talagang kung minsan nakapokus sa gamutan. Ako hindi naman ganun lagi, no? May trabaho din ako. Halimbawa, ngayon, oh, nandito kami sa opisina namin. Membro din ako ng ano eh, community services, no? Yung nagbo-volunteer, no, sa komunidad, yung mga ganun, no? At sa umaga, nag-ahabal-habal driver ako. Sinasabi lang, hindi ko ginagawang hanap buhay itong ano panggagamot, sa totoo lang. Kasi ito po, itong anak ko po, ang kasi ang sport po niya talaga, football, calcio po tawag nila dito. Okay, football po. Ito ay magaling po ito talaga sa paglalaro ng lagi po siyang napipilay po eh, lalo na po pag yung may labanan sila at ito ang panglaban po nila. Ay lagi po siyang na ano po, hindi po na ano po yung tuhod niya lagi. So ganito, ma'am. Oo po. Gawin na po natin, no? Pag-usapan ko yung aking mga gabay. Pakisabi po sa kanya na ipikit yung mga mata niya. Okay, pakisabi sa kanya, mag-concentrate lang po. Ipilit niya pong i-connect yung diwa niya at yung puso at isipan niya sa kaitasan, sa Diyos, no? Para maramdaman niya po. Kyo dila tuwa. Okay. Pay konsentrato. Ito, ito kay kaya dila diya. E pay ayutare kung kwesto fakiri medisi ko na dyan dito. Pay konsentrato mo. Okay. And then pakasabi din sa kanya na dumilat lang po siya pag natapos na po siyang mangusap. Poi quando tu accedi tutte quella digli pai digli aiuta, chiedi aiuta la Dio e poi quando tu hai finito tutte quella già chiesto tu apri la tua. Okay, sige po. Pikit lang po ha, mata. Mangusap lang po ako. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, tagagawa ng langit at lupa. Diyos na mabuti sa kaitasan. Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad. Ako po yung humihingi sa inyo ng pahintulot upang tawagin ko aking mga gabay upang hawakan itong mga taong to nakaharap po ngayon. Ma'am, kasama ka po dito ha, mahawakan ka po. No, pikit ka lang, mahawakan ka po. Kasali ka po nila. Kasali ka pong hawakan nila ngayon.
Maraming salamat po, dakilang naman sa inyong pagpayag. Mga gabay, ako po yung humihingi sa iyo. Ako po yung nakikiusap sa inyo. Pakipuntahan po itong mga taong kaharap po ngayon. Pakihawakan po sila, lalong-lalo na po itong batang lalaki na to. Pakialis po yung karamdaman na matagal nang iniindang nang dahil sa mga engkantong yun. Iparamdam niyo po sa kanila ang inyong kapangyarihan. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, kagalingan sa kanilang katawan. At kayo na po ang bahalang pumurusa doon sa mga engkantong yun. Maraming salamat mga gabay sa inyong pagpayag. Antayin po ha. Ayan, andyan na yung isa. Pakiramdaman ninyo. Ayan na yung pangalawa at ang pangatlo. Ito. Pasensya po kayo. Okay. Ako po yung humihingi ng paumanhin. Bigla pong nagkaroon ng burnout. May tanong ko lang po. Naramdaman niyo po ba 'yon kanina? Opo, yung anak ko po nakaramdam po na may umaapres dito sa dibdib niya hangga't sa balikat niya. Okay, mabuti naman po at nagawa ng mga gabay na 'yon yung paghawak sa kanya. Kayo po ba may naramdaman po ba? May naramdaman po ba kayo? Kasali po kayo dun eh, pinapahawakan ko din po kayo. Kahit kaunti. Meron po, parang nag-init po yung katawan ko. Yun na po yun. Ang presensya po nila ay naghahalong lamig at init. Ganun po yung presensya nila. Parang may dumadampi lang, no? Parang nakaganon lang sa balikat o kaya sa ulo. No, mararamdaman yung init. Minsan lamig, minsan naghahalo. Ito kasing office namin, konektado doon sa gym. Ngayon, parang may naglalaro yata doon. Pag na-switch yung doon. Ang ano naman dito sa amin ay biglang mag-off yung mga ilaw dito o yung plangka dito. Kaya pasensya na po kayo kung Kasi pang mararamdaman ko po, kada madaling araw po, nangangati po ako, hindi na po ako nakakatulog. Ganon din yung sa kanya. Pero hindi naman ganon ka, wala. Wala akong nakikitang bati usok sa inyo eh. Wala pong kulam? Wala din, wala po. Yung kulam makapal po yun. Isang tingin ko lang makikita ko na po yun. Wala po. Ang sa kanya talaga, no? Ngayon naalis na. Pakitanong po sa kanya kung may pagbabago ba. Yung tubig, ganito po ma'am, yung tubig pwede po ipanghalo po doon sa pangligo niya. Kahit isang baso lang. At yung tubig, pag kaunti na lang, dagdagan nyo na lang po ulit. Huwag nyong paubusan para hindi maalis yung dasal doon. No? Pwede nyo po yung panghalo doon sa pangligo niya. Pwede po ba akong uminom daan? Pwede po, pangkalahatan po yan. Kahit sino po pwede uminom. Okay. Pwede rin pangpunas sa balat kung saan yung makatipat. Basta paniniwalaan nyo lang po. Kahit nga yung mga cancer patients gumaling nga po dyan eh. Nakakalbo na yung mga may breast cancer.
gumaling nga po dyan eh, sa tubig lang. Kaya paniwalaan lang po. Okay pa. Malakas po yung anak ninyo, may bati lang, may usog lang. Ngayon, naalis na yan. Yung mga kati-kati na yan, unti-unti po yung maghihilom, unti-unti po yung mawawala. No? Mararamdaman po ng anak ninyo yan. Wala pong hindi napagaling ang mga gabay, wala pong hindi napagaling sila. Basta't naniniwala lang po. Parang parang namamanhid ang katawan ko. Ngayon? Opo. O kanina? Ngayon parang nag-ano itong, parang may humahawak dito. Kanina gininaw ako. Mm-hmm. May ano pa, yan. May dalawa pang, ano, nakaalis na yung isa. May dalawa pa pong andyan. Hayaan lang po natin sila na ano, gawin yung trabaho nila. Andyan pa kasi sila. Pinapikit ko kayo kanina kasi mas mararamdaman nyo kapag nakapikit. Kasi pag nakapikit ka, yung concentration mo, kumukonekta po sa kanila. Kahit nakadilat, mararamdaman naman, pero nakadepende sa tao po yun. Nakadepende sa tao.